3, 2, 1, Hesin! Hello guys, welcome again to another toy review. This is Camera Rechab. Today, ang review natin na tuloy na ang Marvel Legends Series 4-inch action figure na si Yondu at Star-Lord. Member pala sila ng Guardians of the Galaxy. Bago ko ipapakita sa inyo ang mga figure, i-highlights ko muna sa inyo ang box. Ito ang front box. Sa front box ay nandito ang image ni Star-Lord at Yondu. Sa kabilang side naman, image ulit ni Star-Lord ang team captain ng Guardians of the Galaxy. Sa kabilang side ulit ng box, si Yondu na base sa unang movie ng Guardians of the Galaxy, enemy siya, pero bandang huli, naging part or member na rin siya ng Guardians of the Galaxy. Sa likod, figure, yung 4-inch figure ni Yondu at ni Star-Lord. At sa baba, so guys, ipapakita ko na sa inyo ang figure. Ito na guys, wow, yung 4-inch figure ni Yondu at Star-Lord. Unahin muna natin reviewin si Yondu. Pagdating sa paint ni Yondu, maganda ang pagka-paint. Pulido rin. Details, okay na okay din. Sa head niya, maganda ang pagkagawa. Kaso hindi niya talaga nakuha yung mukha ni Yondu sa movie. Horn, maganda rin ang pagkagawa ng details. Ayan. Details sa kanyang upper, okay din. Maganda ang pagka-paint. Tapos ito guys, rubber to. Pwede mo siyang tanggalin din. Itong jacket niya, maganda rin yung pagka-details. Ang galing din ang pagkagawa. Seal ng grupo niya. Tapos guys, madali din naman siya ikabit kasi pariba sa rubber din to. Kaya madali rin siya ikabit kay Yondu. Ganito lang. Ganito lang ang kulit niya. Pwede naman sa legs niya, magandang din yung pagka-details. Ito pala meron siyang nalagyanan ng yung needle arrow niya, kaso hindi kasama sa accessories ng figure. Pero sana sinamahan naman nila para at least okay na okay. Okay, sa articulation naman tayo guys. Pagdating sa ulo ni Yondu, hindi siya makaangat ng ulo. Tapos, hindi rin siya makayuko. Tapos yung ulo naman niya, hindi rin siya gano'ng napapivot. Pero, nati 360 naman ng ikot ang kanyang ulo. Sa braso naman, hanggang ganyan lang. Pero, naikot siya ng 360. Yan. May single jointed elbow siya. Pero, nati 360 to ng ikot. Tingin sa kamay, stay put lang yung kamay. Pagdating naman sa waistline, hindi siya nayuyuko or na 360. Kumbaga fixed rin siya. Pagdating sa legs, hanggang ganyan lang. Sa harap, sa likod, ganyan lang. Hindi rin siya na-split. Tapos, may double jointed niya. Pagdating sa paa, hanggang ganyan lang. Tapos, kaya rin niyang itaas ng ganyan. May 5 foot ng onte, na 360 rin. Okay guys, kay Star-Lord naman tayo. Ito, Star-Lord naman ay may dalawang accessories. Dalawang handgun. The same lang naman silang design. Walang pinagkaiba. Design, size, tsaka details. Parehas na parehas, pati ang paint. Pulidong-pulido rin ang pag-paint. Ang ganda nga ng pagkagawa nila eh. Pagdating naman sa paint at details ni Star-Lord, okay na okay din. Pulidong-pulido rin. Sa mask, maganda rin ang pagkagawa. Details, detail yung detalye talaga. Pero sana sinamahan din nila ng extra head na accessories na wala yung mask ni Star-Lord. Sa jacket, okay din. Rubber din ang jacket niya. Parehas din siya ni Yondu na natatanggal din. Pero mas maganda talaga na may jacket pa rin siya. Yan. Details ng jacket.
Maganda talaga ang pagka-paint nila. Hindi siya kalat. Well, so guys, sa articulation naman tayo. Sa articulation, hindi rin sila ganong nagkakalayo ni Yandu. Pagdating sa ulo, hindi rin siya maangat. Hanggang ngayon lang yoko, hindi rin papaibot ang ulo. Pero natin 360 na, iikot. Sa braso naman, hanggang ganyan lang, natin 360 rin ng ikot. Tapos, single jointed elbow. Natin 360 ikot din, itong bandang braso. Pero, itong kamay niya, fixed din. Pagdating sa waistline, hindi rin siya nakakayuko at hindi rin nakakapag 360 ng ikot, kumbaga nakapix na rin siya. Sa paa naman, sa legs, hanggang ganyan lang, pagharap, sa likod, double jointed knee. Sa paa, hanggang ganito, taas, papaibot din siya, at na 360 ang ikot. So guys, para sa akin, itong 4-inch figure ng Marvel Legends series, okay naman sila. Maganda sila. Maganda ang paggawa, maganda ang paint, details, pero pagdating sa articulation, hindi sila ganong napopost ng maayos. Pero stable silang itayo. Sa details naman, maganda rin ang paggawa, paint, hindi kalat. Kung gusto niyo itong toy line ng Marvel Legends 4-inch action figure, okay din siyang i-collect. Kaya kung i-rate ko itong dalawang figure na ito ng 1 to 10, ang pinaka-high side 10, nasa number 7 lang siguro sila. Kasi, in terms of articulation, okay-okay lang dahil meron silang posing na hindi mo kayang gawin dahil sa articulation nila. Tapos, sa accessories, hindi nila ganong binigyan ng pansin si Yandu dahil walang kasi accessories. Pero sa details and paint, okay na okay. So guys, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panonood. This is Camera Rechab. See you again in my next story.